Bakit nga ba, hindi ka natututo? Sa buhay natin mga kaibigan, ay marami tayong bagay na hindi natin masyado nabibigyan ng pansin kung kaya na-stuck lang tayo sa lugar kung saan tayo nagkamali. Heto ang mga 7 factors na dapat mong malaman kung bakit hindi ka natututo. Number 1. Hindi ka seryoso. Mga kaibigan, mahalaga ang pagiging seryoso sa isang bagay na gusto mong matutunan, dahil ang pagsiseryoso ay isang palatandaan na interesado ka sa isang bagay na nais mong maintindihan at matutunan. Napakahalagang maging seryoso ka sa mga bagay na gusto mong makuha sa iyong buhay. Dahil ang mga taong seryosong makuha ang kanyang mga pangarap ay isang taong hindi kilala ang salitang pagsuko. Number 2. Marami kang dahilan. May mga taong mataas ang pangarap sa buhay pero napakarami nilang dahilan na sinasabi kung kaya imbes na mapabilis ang kanilang pag-abot sa kanilang mga pangarap, ay lalo lang itong nadidelay. Madalas iniisip ng mga taong ito na hindi pumapabor sa kanila ang panahon at palagi nilang inaasa sa swerte ang lahat. Mga kaibigan, ako man ay may ganitong mindset din noong ako ay nag-aaral pa. Kesyo palagi kong sinasabing matagal pa naman akong graduate, kaya okay lang na di muna ako magseryoso, at palagi ako noong humahanap ng butas, or dahilan para takasan ang mga gawain sa school, na naging dahilan ng pagka-delay ko ng isang taon sa kolehiyo, dahil nagpalad-palad ako ng kurso, at mahigit isang taon ang lumipas bago ko naisip ang kurso na gusto ko. At yun nga ay kung ano ako ngayon. So aside from that, natutunan kong sundin muna ang mga bagay-bagay, bago ako sumuway. Kasi hindi mo malalaman ang kahalagahan ng isang bagay, or gawain, kung hindi mo ito susubok ang gawin. Pangatlo, sobrang dami mong pangarap. Although hindi naman masamang mangarap mga kaibigan, pero dapat once na mangarap tayo, ay dapat mag-focus lang tayo dito, at hindi sa maraming bagay. Halimbawa, gusto mong maging registered criminologist, kaya ka kumuha ng kursong criminology, at the same time gusto mo ding maging sikat na mga awit at maging artista. Pero sa tatlong pangarap mo na yan mga kaibigan, ay posibleng magkaroon ka ng conflict dahil hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin ang oras ng pagiging artista, at pag-aaral. Ngunit maaaring dalawa sa mga pangarap mo na yan ay matupad. Maaring ang pagiging singer at artista, ay maari mong makuha, pero madidelay naman ang pagkuha mo ng titulo ng pagiging registered criminologist, na talagang pinaka-pinapangarap mo sa lahat. Darating ang panahon na marirealize mo na lang, na sana pala pinili ko ang pinaka-pangarap ko sa buhay, at yun nga ay ang pagiging registered criminologist. And aside from that, ako man ay naging subject din ng factors na ito. Pinilit kong pagsabayin ang music at pag-aaral. Well, naging maganda naman ang kinahinatnan, yun nga lang ay medyo na-delay din ang pagiging art cream ko. Siguro kung isang pangarap lang muna ang pinili ko, baka si RCJ4 ay wala ngayon sa harap nyo. And aside from that, sigurado na ako sa pangarap na gusto kong matupad ngayon sa buhay ko. Yun ay ang maging public servant sa kahit anong sangay ng gobyerno. Pang-apat, takot ka. Takot ka, dahil hindi mo kayang mag-take risk sa isang bagay na gusto mong makuha. Takot ka dahil ayaw mo na ma-reject ka. Takot ka, dahil ayaw mo mapahiya. Takot ka, dahil iniisip mo na mahina ka. At higit sa lahat, takot ka sa kritisismo. One thing lang kaibigan, hindi mo makukuha ang isang bagay, kapag wala kang tiwala sa sarili mo, at ang mga pangarap mo ay mananatili lang na pangarap kung wala kang gagawin para makuha ito. Remember this. Hindi ka matututo kung hindi ka makikipagsapalaran. Lagi mong tatandaan kaibigan, walang taong perpekto, dahil lahat ng tao, ay nagkakamali din. Gamitin mo ang mga pagkakamaling ito, para matuto ka. Panglima, lagi kang nakadepende sa iba. Hindi naman masamang humingi ng mga tulong kaibigan, ngunit ang mamihasa na dumipende sa iba, ay isang factor na nakakaapekto, upang matuto ka, dahil palagi mo lang inaasa sa iba ang mga bagay na ginagawa mo, kaya imbes na matutunan mo ito, ay lumilipas na lang ito nang hindi mo man lang nasubukan.
pang-anim, wala kang inspirasyon at motibasyon sa buhay. Alam nyo mga kaibigan, napakahalaga ng pagkakaroon ng inspirasyon sa mga bagay na ginagawa mo, trabaho man, pag-aaral or sa kahit na anong aspeto ng buhay. Mahalaga ang pagkakaroon ng inspirasyon at motibasyon dahil napapalakas nito ang iyong loob para subukan ang mga bagay na inaakala mong hindi mo kayang gawin. Kaya payo ko lang sa'yo kaibigan, humanap ka ng inspirasyon na magmamotivate sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. And last but not the least, palagi kang naaapektuhan ng mga negatibong bagay sa paligid mo. One thing lang kaibigan, kapag mahina ang emosyon mo, at madali kang madala ng mga negatibong bagay, sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi ka magtatagumpay sa kahit anong papasukin mong career. Ang mabuting gawin, ay sanayin mo ang sarili mong tumingin sa positive side ng buhay, at dapat matutunan mong i-resist ang lahat ng mga negative thoughts sa paligid mo. And that's it mga kaibigan, yan ang mga ilang factors na binanggit ko, kung bakit hindi ka natututo. Ang iba sa aking mga binanggit, ay based din sa sarili kong karanasan sa buhay. So hanggang dito na lang po muna mga kaibigan, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.